Shocking! Brian Bagunas, balik Pinas. Pumalit kay Espejo sa Signal. Akari nakasulot na naman sa UAP. Pero bagayan na kawiyad, sige mo itong subscribe, tingin notification bell para update kayo dito sa ating channel. Isang nakakagulat na anunsyo nga ang ginawa ng Signal HD Spikers itong Lunes na tila indikasyon na muli silang magbabalik sa tuktok. Matapos kasi na malagasan ng Awesome Nation ang key players led by multi-time MVP and Signal's heart and soul Mark Espejo. Aba, walang kaduda-duda na mas higit pa o kapantay pa ni Espejo ang nakuha nilang pamalit. Dahil inanunsyo ng Signal na nakuha nila ang serbisyo ni Bazooka Brian Bagunas. Ang dating karibal at tinik ng HD Spikers sa kanilang mga finals game na si Bagunas ay makakasama nila ngayon upang palitan ng ilang superstars na umalis sa koponan. Well, all I can say is worth it naman pala ang pagbawas ng HD Spikers dahil kay Brian pa lang pang dalawa o higit pang players ang katumbas ng kalibre nito. Magsisimula si Bagunas sa sama ng HD Spikers sa pagtatapos rin ng kontrata niya sa Taiwan and Time sa pagsali nila sa Spikers turf. Inaasahan kasi mananatili muna sa Pinas si Bagunas para na rin sa kanyang pamilya at asawa, which joining Signal and playing again in the Spikers turf is the best option. Excited ako to begin with this new chapter of my career with the Signal HD Spikers. Alam naman natin isa na sila sa pinakakilala at respetadong team sa men's volleyball dito sa Pilipinas, kaya umaasa akong makakatulong ako sa kanilang mahabang listahan ng mga tagumpay. So far, Signal still have the best lineup in the league na talaga namang pang championship pa rin, lalo na sa pagbabalik ni Bazooka. Sasamahan si Brian ang mga holdovers sa team na sina Spikers Sheriff MVP Joshua Mandal, outside its Spiker Alfred Valbuena, Setter EJ Casanya, opposite Lloyd Josaphat, and newly minted captains Wendell Miguel and JP Bugawan. Gayun din ang mga dagdag na alas ng koponan na sina Ron Rosales, Giles Torres, Mads Gampong, Naz Guaza, Sian Silang, and Libero Vince Lorenzo. Sila ang papalit sa mga pwestong iniwan ng Ateneo Boys na miso lang maglilipat bakod na at pupunta sa kanilang main sponsor na Rebisco. That Rebisco versus Signal match is something to look forward to. Pero di lang sila ang nagpapalakas dahil may isang team pa na tahimik lang sa gilid pero malaking contender din, at ito ang koponan ng VNS Griffins. Nakakuha rin kasi ng malalaking players ang koponan ito tulad din na US Ken Colabat, 6'4 opener Godfrey Arriesgado, blocker Jester Bornell, Bacolod star Jopet Torico, Negros blocker Clark Fernandez, at all-around player Bukhari Sari. At ang pinakamalaking pangalan ng sa koponan ang pagpasok ni NU and National Team star Henry Malines na inaasahang main man ng koponan. Ang pagpapalakas ng Spikers turf sa teams at muling paglalaro sa bansa ni na Brian Bagunas at Espejo, at pagpasok ng isang institusyon ng volleyball na Rebisco sa men's scene ay indikasyon na muli nang binubuhay at binibigyang pansin ang mga kalalakihan sa sport na volleyball. Samantala, balik tayo sa BVL for the sulot pa. Yan at ang galawan ng Akari Chargers bago magsimula ang 2024 season. Pasibling kumuha ng UAP players ang tila trademark ng koponan upang palakasin ang lineup nito. Dahil spotted kasi naglalaro para sa koponan si former FU captain and libero Max Huangco na mistulang papalig na sa Chargers. Nakita kasi si Huangco na naglalaro sa Akari sa ginaganap na Akari Cup. Hindi natin alam kung siya ba ay official player na ng team at maglalaro na sa PVL o practice player lamang. Nevertheless, the fact na siya ay nakasuot ng Akari jersey at indikasyon na nakuha na nga ito talaga ng Chargers at anytime ay pwedeng maglaro para sa kanilang koponan. So, direct, give it a 4 support this channel. Please subscribe, notification bell to be updated on my coming videos.